Nitong mga nagdaang buwan, maraming mga nagtag sa akin tungkol sa mga activities ni Francis Leo Marcos at inuudyok ako na magsalita. Pero hindi ko pinakialaman sapagkat ang format ng aking show, Wanted sa Radyo, kinailangan ay merong magreklamo na sila'y naloko o nagrabyado. Sa kaso po ni FLM, wala namang ganon. Kaya bakit ko nalaman pakikialaman? Now, marami muling nagtag sa akin at nag-PM at gustong magbigay ako ng opinion tungkol sa kaso na kung saan itong NBI kinuli si FLM gamit ang isang warrant of arrest na 2006 pa. Ang tanong, una, legal ba yung ginawa ng NBI? Dahil ito raw ang NBI nagpadala sa sulsol sa isang tao o grupo ng mga tao na may galit kay FLM at inudyukan ng NBI na hulihin siya. At bakit daw nagpauto ang NBI? Marami naman daw mga malalaking kaso na pwedeng unahin ng NBI tulad ng mga kasong rape, kidnapping, robbery, etc. Bakit ito raw na napakilit lamang na kaso, napakatagal na binigyan pansin ng NBI? Yes, may punto nga naman kayo. Maring merong mga kagalit si FLM na pre-nagic siya, nag-research. At sa kanilang pag-research, nakita nila na ito ay merong outstanding warrant of arrest. At yan ay ipinasa sa NBI. Now, anong gagawin ng NBI? The NBI is duty bound to serve that warrant. Otherwise, ang NBI ay mako-contempt of court ng judge na nag-issue ng warrant. On top of that, ang NBI ay maaaring kakasuhan ng dereliction of duty. Now, ipapaliwanag ng abogadong si Attorney Gary Tungol anong ibig sabihin ng contempt of court at dereliction of duty. Attorney Gary. Ang contempt of court ay isang punishment na sinasampa ng ating korte para sa mga lumalabag sa mga utos nito. Kapag ang arrest warrant ay in-issue ng korte, naatasan ang lahat ng law enforcement agency natin upang kunin ang taong pinapa-aresto at dalihin sa presensya ng korte o sa nag-iimbestiga na kinatawan ng gobyerno. Kapag pinili ng isang arresting authority na hindi kunin ang tao bagamat alam nila kung nasaan ito, itong tinatawag natin contempt of court dahil inalis mo ang galang mo sa utos ng korte at ito'y may karapat dapat na parusa. Ngayon, ang dereliction of duty naman ay isang kadikit na opensa nito. Ito ay mas general na offense. Ang dereliction of duty ay sinasampang administratibong kaso laban sa mga ahente ng ating gobyerno na nakalatag ang kanilang trabaho sa batas, ngunit ito'y hindi nila sinusunod. Tulad na lamang ng ating mga NBI agents at ang mga police officers natin, inaatasan na umaresto ng mga tao na may mga standing warrant. Kapag pinili nilang hindi arestuin ang tao, bagamat alam nila kung nasaan at kung sino itong taong to, sila ay nagderelict ng kanilang duty o iniwan ang kanilang katungkulan sa ilalim ng batas. Ang sunod na tanong, kami nga pumunta sa NBI, nagbigay kami ng warrant of arrest para sa isang suspect. Bakit hindi hinanap at hinuli ng NBI? Good question. Well, kailangan pang i-research ng NBI, kailangan pang i-casing ng NBI, surveillance, bago mahuli ang pinapaserba nyo ng warrant na hawak ninyo. Sa kaso po ni Francis Leo Marcos, high profile personality po siya. Alam na alam ng buong Pilipinas kung nasaan siya. So, kapag hindi pa rin sinerve ng NBI yung warrant of arrest na nasa kamay na nila against Francis Leo Marcos knowing where he is, then doon na nga po papasok yung contempt of court and the dereliction of duty. Now, doon naman sa kasong kung siya ba talaga ay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. Sa interview sa kanya sa tanggapan ng NBI, napanood ko kahapon, sinabi niya doon sa mga nagtanong, itanong daw sa nanay niya kung bakit siya ay Francis Leo Marcos. May punto nga naman siya. Dapat pagbigyan ng NBI ang kahilingan ni FLM na tanungin ang nanay niya. All the NBI has to do is invite his mother to the NBI to shed light kung bakit siya naging Francis Leo Marcos. Now, pagdating sa NBI at tinanong yung nanay ni FLM kung ang tatay niya ba talaga ay si Pacifico Marcos dahil yun po ang kumakalat sa balita, then all the NBI has to do is i-verify yan sa NSO. At titingnan ngayon sa birth certificate na ma-obtain nila sa NSO kung talagang nakapirma doon si Pacifico Marcos as the father of Francis Leo during birth. Now, kung nakapirma, i-check yung signature doon sa mga available records sa signature ni Mr. Pacifico Marcos. Now, kung walang signature yan, then invalid po yung paggamit ni Francis Leo ng kanyang pangalan. Now, kung ganun, bakit hindi yan nakita ng Philippine Statistics Authority? Meron pang isang way kung papaano ang isang tao makapalit ng kanyang pangalan ng legal. Yun ay pumunta siya sa korte para i-request sa isang judge na palitan ang kanyang pangalan
at yan ay pagbibigyan ng judge kapag meron siyang valid reason. Isa sa mga valid reason dyan ay kung ang kanyang pangalan ay mabaho at naging dahilan na para siya ay palaging tinutukso o binubuli. Example, Perry Yong Maharot, napakabaho ng pangalan niyan. At gusto niyang maisali niyan sa Perry Innocente, then the judge will grant his request. Now, kung yan talaga itinahak na rota ni FLM from Norman Mangusin, na yan kasing kumakalat na balita na siya ay Norman Mangusin, from Norman Mangusin to FLM, then dapat hanapin kung saan korte niya ipinail yung change of his name. At kapag hindi yan ang rota na tinahak niya para siya ay maging FLM from Norman Mangusin, then ang bagong problema, ang tanong muli, paano nakalusot sa Philippine Statistics Authority na maisali ng kanyang pangalan from Norman Mangusin to FLM o Francis Leo Marcos? Kung lumilitaw na wala doon sa dalawang nabanggit kong ways na para siya ay maging Francis Leo Marcos, then ito ang magiging problema. Pakipaliwanag. Ayon sa ating revised penal code, pinaparusahan ang hindi paggamit ng iyong totoong pangalan o ang formal na charge ay ang concealment of real name. Tumataas ang penalty ng krimen na ito kapag ang concealment of real name mo ay ginawa upang makatakas sa mga legal na utos ng korte. For example, Person A, inisyuan ng warrant of arrest under sa pangalan niyang isa, ay gumamit ng pangalan niyang pangalawa upang makaiwas sa execution nito. Tumataas ang penalty. Ngayon naman, kahit hindi ka nagtatago sa batas, mali pa rin na gumamit ng pangalan na iba. Kasama pa rin siya sa prohibition ng concealment of real name. Malaki ang halaga ng totoong pangalan sa ilalim ng batas dahil ito ay ang ating identifying mark at kaya tayong kasuhan at gumawa ng kontrata sa ilalim nito. Kaya tulad ng sabi ni Idol Rafi, kailangan nating dumaan sa korte para mapalitan ito. Pag hindi tayo dumaan doon, delikado. Dumako naman tayo doon sa katanungan ng iba, saan ba nanggaling ang pera ni Francis Leo Marcos? Anong pakialam nyo kung saan galing ang pera niya? Kung siya namimigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo sa mga hirap na kababayan, so be it, ingit lang kayo, di ba? On the other hand, meron din punto kayo. Now, alamin din dapat na mga kinukulan, since the NBI is already handling his case, imbestigahan ng NBI saan ba talaga galing ang kanyang pera. At napakadali po yan na malaman. All the NBI has to do is contact the BIR. Siya ba ay nagbabayad ng tax? Tingnan lang kanyang ITR. Yan ba ay tumutugma yung kanyang binabayad na buwis sa mga idiniklara niyang asset na available on records, lalo pat yung mga sinasabi niya. Bilyonaryo ka, then dapat malaking tax ang binabayaran mo sa BIR. Now, failure to do so, then meron kang kaso. Pakipaliwanag mo, Attorney Garrett. Kailangan natin tandaan na under our tax code, lahat ng income ay taxable. Hindi ibig sabihin ng income nito ay kailangan nang galing sa sweldo o sa business. Kahit ako ay isang taong nakahukay ng treasure sa ilalim o ng gold bars o ng Yamashita's treasure o kahit ano, taxable pa rin ito. Kaya po nandyan ang records natin si BIR. Lahat ng pumasok na income sa atin, whatever source, kailangan pagbabayaran po natin ng buwis. At ito ay isang accurate representation kung magkano nga ba ang kinikita ng isang tao sa mga prosesong legal. Now, walang masamang tumulong, lalo na po sa panahon nito. Kailangan po natin mga kabayan, especially yung mga kapuspalad, ng tulong ng ninuman na para sila'y makaraos. Pero dapat, kailangan malaman ng mga taong tumatanggap ng tulong o recipient ng nasabing tulong ang pinagmulan ng tulong na tinatanggap nila. At nasa kanila na yon para mag-decide kung tatanggapin ba o hindi yung tulong na binibigay sa kanila, kung yan man ay galing sa masama, halimbawa, or kung hindi man. Now, para sa ikatatahimik ng lahat at para maging patas on both sides, para naman mabigyan hustisya kung merong mang kailangang mabigyan ng hustisya dito kay FLM dahil sa tingin ng kanyang mga followers, siya ay dito inaapi o siya ay hinaharas, then lahat po tayo magkaisa, magtulungan. Magbigay ko tayo ng mga impormasyon na may kinalaman sa ginagawang investigasyon ng NBI. Nang sa gayon, mapabilis po ang ginagawang investigasyon ng ating mga kinukulan. All you need to do is lumutang kayo. Pwede kayong pumunta sa akin at kung ayaw nyo, pwede kayong dumiretso sa NBI. Nang sa gayon, once and for all, matuldukan na itong problema ito at magkaalaman na kung sino ang nagsasabing totoo, kung sino hindi, kung talagang karapat-dapat bang nasa kulungan si FLM o dapat siya ay nasa laya. Maraming salamat po. Nitong mga nagdaang buwan.